Napakagandang pagkakataon nito para sa ating lahat. Ang makitil ang buhay ng itinaktang vampira bago pa man siya makapaghasik ng lagim. Libas niyo ako rito! Dali niyo ako kay Lia! Awalan niyo ako dito! Paano si Lia? Anong gagawin niyo sa kanya? Sa kabila ng ginawa niya, kakailanganin natin siya para malupig ang mga vampira. Ako nagsabi kay Mrs. Saragosa dati. Ako ngayon, ayan, ang mga taong lobo mismo ang sisigaw para maibalik ako bilang puno. Nasa ating mga kamay na ang itinakda ng vampira. Nilinlang tayo ni Mateo Rodriguez. At ikinalulungkot nating lahat na malaman na may partisipasyon ang mga kasama natin sa panlilinlang na ito. Bukas na bukas din, it will be a public execution. Bukas ng gabi sa harapan ng lahat ng taong lobo. Kagabi na panaginipan ko, nila pa ako ng taong lobo. Ako naman, kinagat ng vampira. Ano na kaya nangyayari kay Lia at Sir Mateo? Okay kaya sila? Olive, wala pa ba malita mula kina Jethro? Narinig yung sinabi ni Jethro kahapon, diba? Na kahit nakakatakot yung mga taong lobo, siling bubuti. Tapos yung mga vampira, siling masasama. Tinawag ng mga taong lobong vampira si Kuya Mateo. Ang ibig mong sabihin nun, masama siya. Hindi! Hindi masama si Sir Mateo. Wala akong pakialam kung anong sinasabi niya mga taong lobo na yan. Kilala natin si Sir Mateo. Tayo, mga kapamilya niya. Hindi masama si Sir Mateo. Hanggang kailan nyo ikukulong si Lia? Narinig mo ang sinabi ko, Abraham. Alam mong hindi itatanggi ni Lia si Mateo. Mamatay man ang lalaking mahal niya, hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Kung ganun, habang buhay siyang makukulong sa pitan. Huwag niyong gawin ito, Malu. Nakikiusap ako. Gusto ng mga kasamahan natin na ipakulong ka at i-execute din si Lia, Abraham. Mabuti na lang at nakumbinsi ko sila na baguhin ang kanilang desisyon. This is the best that I can do. Kasalanan mo to. Dahil sa'yo, naging tagilid ang posisyon natin sa konseho at kumalakas na ulit ang grupo ni Lucille. Ngayon pa lang ay gumagalaw na sila, Vivian, para isulong ang posibilidad ng pagbabalik ni Lucille bilang purong bantay. Kung hindi mo lang itinago sa amin ito, Abraham, kung nagsabi ka lang ng totoo. Please. Hello? Lucas, hindi magandang balita kay Lia, Lucas. Kailangan. Well, I thought you might want to know. Na bukas ng gabi, sa harap ng mga taong lobo, papatay ng pinakamamahal mo si Mateo. Hindi. I came here to tell you that personally, na makita ko ang mukha mo at hindi ako nagkamali. Your reaction right now is precious. Hindi ba dapat wala ka ng kapangyarihan? Lalo na't napapalibutan ka na't napoposasan ka ng pilak. Nakalabas ako dito. Patayin kita! Papatayin kita, naiintindihan mo! Yun, kung makalabas ka rito, gagawin ko ang lahat ng mabago ang isipan ng mga waya. At nang mabulok ka rito sa kulungan. Guards! Pusasan niyo yung babaeng yan! We have to make sure na hindi siya makawala. Baka pigilan pa niya ang pagpatay natin kay Mateo Rodriguez. Hala, sige! Tawon niyo ako! Your mother and I had a deal. Sinabi ko nga alam ko para hulihin si Mateo. Para protektahan si Lia.
Bakit pati si Lia nadamay sa pagpaparusa nila? Wala na sa kamay ni Mami ang pwedeng mangyari kay Lia. You should have known better than to make a deal with her in the first place! You should have known na wala siyang pakialam kung anong mangyayari kay Lia. Hindi natin pwedeng hayaan mamatay si Lia. Wala akong pakialam kay Lia! Pero ayoko rin mamatay si Mateo. Pero kung siya ang tinakdang vampira, Mateo. Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Kasi dahil sa akin, nandito ka. Dahil sa akin, bukas. Bukas? Anong mangyayari bukas? Hindi mo pa alam. Anong mangyayari bukas? Patayin ka ng mga taong lobo bukas ng gabi. Kaya, sorry pala. Alam ko yung nakita ko. Pero kailangan rin kita. Malito, maling gagawin nila sa'yo. Parang ganun-ganun lang. Parang hindi ka namin naging kakampi. Parang hindi ka namin naging kaibigan. Kailangan ko siyang iligtas, Miriam. Mads, ano mo gagawin yun? Nakakulong ka dito. At desidido na ang mga wise sa mangyayari bukas. Tulungan mo ako, Mads. Ilabas mo ako dito. Lia, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Pagtataksiya sa lahi natin yan! Iintindihan ko. Pero ngayon, kaya kong gawin ng kahit na ano para lang iligtas si Mateo. Mads, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ang tulong mo. Alam ko kung anong iniisip niyo kay Mateo. Alam ko kung ano pininiwalaan niyo. Sigurado to na kailangan ko siyang iligtas. Mads, please. Mads, mas hindi po pwedeng mamatay si Mateo. Mads, tulungan mo naman ako. I'm sorry, Lia. Hindi ko alam na itong mangyayari. Hahanap ako ng paraan. Ililigtas kita. Nay, anong gagawin natin? Kapag natuloy yung execution bukas ni Mateo, ikaw mamatay yun ni Lia. Kahit ayaw natin, wala tayong magagawa. Kapakanan ang buong lahi natin ang nakasalalay sa kamatayan ni Mateo, Miriam. Ay, wala tayong makukundi. Tulungan. Tulungan natin si Lia na tanggapin ang katotohanan ng mawawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Anong gusto mong gawin ko, Lucas? I don't know. Talk to the other Wayas. Kausapin mo yung mga tauhan ni Mrs. Zaragoza. And what? Start a coup? You want us to storm into the facility and help Lia escape? Are you crazy? Ang mga taong loko ang gusto mong kalabanin, Lucas. But besides, hindi ba you should be more concerned about Mateo? You told me they were gonna kill him.
natin ang nakasalalay sa kamatayan ni Mateo, Miriam. Eh, wala tayong mangwa, kundi tulungan natin si Lian at tanggapin ang katotohanan ng mawawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Pag sakikiusap ako sa'yo, kailangan ko yung tulong mo. Alam ko kung anong pinapaniwalaan mo tungkol kay Mateo. Pero sigurado to na kailangan ko siyang iligtas. Let's please. Please, tulungan mo ko. Hindi pwede mamatay si Mateo. If I had known that the reason Mateo is gonna die is that I said yes to your mother, I would have never done this deal. We cannot let Mateo die. We have to do something about this. It's done. Wala na tayong magagawa. Nakaset na ang lahat para sa execution ni Mateo. Milagro na lang ang kailangan para mapigilan ang wayan ay patupad yun. Then think of something, Clarisse. You claimed once kung gaano mong kamahal si Mateo. If this is true, tulungan mo ako ngayon! I can't stay long, Olive. Dahil pa dun sa napanood namin test sa balita, pinaghahanap ka daw ng mga pulis. Naku! Dapat magtago ka! Hindi, okay lang ako. Kaya ko sarili ko. Pumunta lang ako dito para mangumusta. Pumunta ba kayo dun sa kasal ni Mateo? Naku, te. Hindi natuloy yung kasal eh. May ibig mo sabihin? Narinig niyo naman siguro kagabi yung mga pinagsasabi ni Lia. I hope you're not thinking na in-entertain ko yung mga sinabi niya tungkol sa pagpapalabas sa kanya sa kulungan. I'm not gonna do that. Hinding-hindi ko lalabagin ang batas ng mga wala. Kahit para sa isang kaibigan. At aminin natin, medyo nasisiraan ang ulo ngayon si Lia dahil sa pag-ibig. Hindi niya alam kung anong mabuti para sa kanya. Kaya mabuti na rin na kinulong siya ng mga waya para matauhan siya. O huwag niyong sabing sinabi ko yun. Ano yun? Why, Vivian, nagpumulit siyang makita kayo. Ang sabi niya, may malaga siyang impormasyon tungkol kay Madam Lucille. It's okay. Kilala kita. Si Montiodoro, right? Let me cut to the chase. I want you to stop Mateo's execution. In exchange for that, hindi ko ibubunyag ang planong ninyo ni Lucille, rebellion, laban sa mga taong lobo. I have evidence. I fund Lucille's activities. Oh, yung sintas mo, oh, baka magdapa ka yun. Akin na nga. Salamat, ha. Pangyarihan ka sa mundo ng mga tao. Insekto ka lang sa mundo ng mga taong lobo. Kaya wag na wag ka magbabanta muli laban sa amin ni Lucille. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay mo. And besides, wala namang magagawa yung banta mo sa amin. Pwede mong subukan sabihin yan sa mga waya, pero hindi sila makikinig sa'yo. Mas malaking banta si Mateo Rodriguez kesa kay Lucille. At walang kahit na anong makakapigil para patayin sila. Salamat ulit, ah. Sure.
Pumunta ako dito, Lia, para sabihin sa'yo na hindi mo dapat sinabi sa akin ang mga sinabi mo kagabi. Hindi ako magpapadamay sa bagay na to sa'yo, Lia. Hindi nga sasabihin mo sa'kin. Oo, yun lang. Sana naiintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo. Nalaman nila ang totoong pagkatao niya. Kinausap ko si Olive at naging misliga rin ako. Nalaman ko ang mga taong loko magkakaroon ng public execution kay Mateo ngayong gabi. Lydia, kailangan siya iligtas! Sandali, sandali. Hindi. Kung public execution, ibig sabihin nandun lahat mga taong lobo. Medyo maliit ang bilang natin, Samantha. Baka mabigo lang tayo. Nahuli namin siya pumapasok sa kama ko. Hindi ka dapat pumunta rito. Alam mong kamatayan ang katumbas ito. Papatay ng mga taong lobo si Mateo. Pumunta ako dito para humingi ng tulong. Ngayong gabi, magaganap ang public execution kay Mateo Rodriguez, ang itinakda ng mga vampira. At kung inyong maaalala, ito ang lugar na pinagdausan ng na-upload na kasal ni Mateo Rodriguez at ng ating punong bantaya si Lia Ortega. Isang firing squad ang magiging paraan ng pagpatay sa pinakdang vampira. Teo, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Mga balang gawa sa purong pila, ito ang gagamitin sa execution ng itinakdang vampira na si Mateo Rodriguez. Pagamat sa pagkakalam ng lahat ay hindi pa vampira si Mateo Rodriguez, gagamitin ang mga balang pilak laban sa kanya. Mukhang inilalabas na po ngayon si Mateo Rodriguez. Thank you.